Iesu Christui nomoi, non hic succumbatur. Alleluia, alleluia. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Sama po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos, ang ating pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan, at mga pinagkakautangan ng loob. Gayun din po, samahan din po ninyo ako sa pagpapasalamat sa Panginoon sa biyaya ng bukasyon sa ika-9 na taon bilang isang pari. Pagpapasalamat sa Diyos sa bukasyon na ito, sa aking pamilya, sa mga taong patuloy na nananalangin para sa akin. At gayon din po isama natin sa banal na pagdiriwang na ito ang special na intensyon ng Elbo Family, Siriaco Family, Vergara Family, Obliada and Hernandez Family, at para sa kaluluwa ni na Ate Nohenes, Maria Lucia Jane, Jalmar, Marshall at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kabila ng maraming kakulangan, minagandang loob mong maging lingkod na hirang, akong pinapangasiwa mo sa iyong sambayanan. Ipagkaloob mong marapat kong magampanan ang tungkulin na iyong iniatang para pangasiwaan ang iyong bayan na iyong pinamamahalaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumusunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapal na tao. Kaya't nilait nila at sinulungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos, yamang itinakwil ninyo ito. Hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hintil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hintil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hintil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga tagaroon at sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, kahit saay namamalas, tagumpay nang nagliligtas. Kahit saay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangan tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit saay namamalas, tagumpay nang nagliligtas. Ang tagumpang niya ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit saay namamalas, tagumpay nang nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig, ang puon buong galak, napurihin sa pag-awit. Kahit saay namamalas, tagumpay nang nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidambana, taglay niyo ang aking diwa. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Ngayon po, tayo ay nasa Sabado, ika-apat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa araw din pong ito, nabanggit ko po kanina, ay ang aking ikasyam na anibersaryo bilang isang pari. Magpapasalamat sa Diyos sa biyayang ito ng bokasyon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon na napakabuti sa atin. Kapag may bumabati po sa akin ang happy anniversary, happy 9th anniversary, sinasabi ko po, ipagdasal niyo po na umabot po ako ng 10 taon. Sasabihin sa akin, "Father, bakit naman 10 taon lang? Hindi ba pari magpakailanman?" Sabi ko, "Siyempre, 10 muna. Hindi naman pwedeng pagkatapos ng 9, 11 agad." Ano? Ganun naman po talaga. Ang bawat araw ay biyaya. Ang bawat taon bilang isang pari ay napakadakilang pagpapala mula sa Diyos. Unti-unti lang, dahan-dahan lang, mananatiling pari sa tulong at awa ng Diyos at sa inyong pananalangin. Sa aking pagninilay sa ating ebanghelyo ngayon, at ito pong ebanghelyong ito ay napakinggan natin noong Miyerkules, sinabi ni Felipe sa Panginoon, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Ipinakita ni Jesus na siya at ang Ama ay iisa. Jesus is in the Father and the Father is in Jesus. The words of Jesus are the words of the Father speaking to us. Kaya nga sinabi ng Panginoon, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Tinatanong ko rin po ang aking sarili bilang isang pari na ipapakita at na ipapadama ko ba sa mga taong aking pinaglilingkuran
ang Diyos. Ang ginagawa ko bang paglilingkod ay pagtupad sa kaloob na bokasyon ng Diyos sa akin? Handa pa rin ba akong magsakripisyo para sa biyaya ng banal na bokasyon na ito? Hindi po madaling maging pari. Kaya nga po lagi naming hinihiling ang inyong pananalangin. Katulad ninyo, humaharap din naman kami sa mga pagsubok. Nagkakaroon din kami ng problema. Nagkakasakit rin kami. Nakararanas din kami ng panghusga at rejection. Nandoon pa rin ang mga kahinaan namin bilang mga tao. Sapagkat kahit pari kami, hindi rin naman kami perpekto. Sapagkat wala namang taong perpekto. Tinawag kami ng Diyos sa kabila ng aming mga kahinaan sa buhay. Ngunit bilang isang pari, sinisikap ko at ginagawa ko ang lahat para magampanan ang aking tungkulin bilang isang pari sa abot ng aking makakaya upang maparangalan ang Diyos na tumawag at humirang sa akin. Pero minsan dumadating din po sa punto na nasasabi ko, napakahirap din pala talaga. Hindi madali. Pero salamat at ipinapadama ng Diyos sa akin ang Kanyang pagmamahal. Patuloy niya akong binibigyan ng lakas. Kaya nga po, nasasabi ko pa rin sa kabila ng mga hirap, pagsubok at sakripisyo, napakasaya maging isang pari. Isang biyaya ang maging isang pari. Napakasarap maglingkod dahil mahal ako ng Diyos. Napakasarap maglingkod sa ngalan ng Panginoon. At hanggang ngayon po, ang dasal ko nung ako'y inordinahan habang ako'y nakadapa, ay dasal ko pa rin magpahanggang ngayon. Ang sinabi ko po noon, Lord, pari na po ako. Pari niyo na po ako. Huwag niyo po akong bibitawan. Mga minamahal ko mga kapatid, sobra-sobra ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Hindi lamang sa akin bilang isang pari, kundi sa bawat isa sa atin. Lahat tayo ay minamahal ng Diyos. Kailangan natin itong paniwalaan, tanggapin, at damhin sa ating buhay. Kung minsan kasi alam natin sa isip na mahal tayo ng Diyos, pero nandoon pa rin yung ating pagdududa. Alam natin na mahal tayo ng Diyos, pero ayaw naman nating tanggapin. Alam natin na mahal tayo ng Diyos, pero hindi naman natin dinadama. Sa araw na ito, sinasabi sa atin ng ating Panginoon, manalig tayo sa Kanya. Sundin natin ang Kanyang kalooban. Huwag tayong mahihiyang lumapit sa Kanya, anuman ang ating mga kahilingan, anuman ang ating mga ipinapanalangin, sapagkat hinding-hindi tayo pagdadamutan ng Diyos. Sapagkat Siya'y nangako sa atin. Sabi ng ating Panginoon, gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Mga minamahal ko mga kapatid, panghawakan natin ang mga salitang ito at ang pangakong ito ng ating Panginoong Jesus. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, naririto kami ngayon. Nakaandog ng aming alam. Nalalamin ang alak at
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanang araw at panahon ay nasa iyong maawaing pamamahala. Ang tungkuling minabuti mong sa aki ipagkatiwala at ang mga alay na ngayoy nasa dambana ay itaguyod mo upang ang bayan at pari ay magkaisa ng adhika. Si kapag kakaroon ng pagsunod ng kawan sa tagapangasiwa at ikapananatili ng tagapangasiwa sa malasakit na matyaga sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siyang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, sana. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan na tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose, kanyang kalinis-ninisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sana ka kasala sa huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadyam na kami. Salamat ng masama.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. 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 Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang sino man sa
Isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Kung paano malako ng aking ama sa iyo'y aking ipin na darama. Sa pag-ibig ko kayo sana ay manahan at piliin ko sa inyo ay magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Inangusap dilim at kababat, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yari. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang pinagmumulan ng tanang kaganapan at kabutihan.
Ipagkaloob mong sa pagsasalong ito sa banal na pakikinabang, ako'y magkaroon ng kakayanang ganapin ang ayon sa iyong kalooban at ituro ang katotohanan sa kababatid at ikatutupad ng tanan sa aral na iyong bigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin, ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalaala. Mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake account sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng di umano'y blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailan may hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ika-apat, kaugnay po ng isinagawang grand opening ng ating Kapiyo Osteria ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking pre-parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng karapol dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga eskolar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR office, o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humay kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alleluia. Tingari at manunubong.